Yung pagpunta dahil mga ilang araw po kami sa isang malamig na lugar sa Geneva, sa Switzerland, no, para puntahan ng isang proseso ng United Nations Human Rights Council hinggil sa pag-review ng record ng ating bansa hinggil sa human rights compliance ito. Ang ipapresent ako po ay yung mga highlights ng mga isinumiting report ng iba't ibang mga organisasyon sa ilalim ng Philippine UBR Watch hinggil sa civil and political rights. Nabanggit po din nato kanina yung mga economic, social, and cultural rights na day in, day out ay nilalaban. No? At kaakibat nitong mga karapatan ito ay ang papatinding paglabag sa civil and political rights, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na lumalaban, nagpo-protesta, nagsasalita, hinggil sa mga paglabag sa economic, social, and cultural rights. So yung mga alternative reports ko ng Philippine UPR Watch, pinapakita na may mga paglabag sa International Covenant on Civil and Political Rights, yung ICESCR, yung Convention Against Torture, at iba't iba pang mga UN instrumentalities. So yung Philippine UPR Watch, through karapatan, has documented the violations of state security forces in line with the implementation of Auckland Bantaylaya 1 and 2 and Auckland Bayanihan. At dahil po dito, nakikita po namin na walang kredibilidad. Itong nakaraan sinabi ng Armed Forces of the Philippines, itong nakaraang apat na buwan daw ay zero human rights abuses. Wala silang nadokumento, wala silang na-monitor, wala silang ginawa na human rights abuses. Ang masasabi po namin dito ay zero rin ang kanilang kredibilidad para sabihin ito. Dahil on the ground, during the time of President Gloria Macapagal Arroyo and under the new administration of President Noynoy Aquino, in the 4 years na covered ng second periodic review of the Philippines, walang kredibilidad ang gobyerno sa pagpapatupad at sa pagkilala sa karapatang ng tao ng ating mga kababayan. Noong panahon ni Pangulong Arroyo, pinresent na po natin yung statistics on human rights violations. At very staggering po ang figures na ito. Nagpapakita na very bleak ang situation ng human rights dito sa ating bansa. Lalong-lalo na po sa pagtaas ng bilang ng extrajudicial killings and forced disappearances at iba pang paglabag sa civil and political rights. Next please. So kahit na po in-enact ng gobyerno ang anti-torture law noong November 2009 at inabolish ang Interagency Legal Action Group o IALAG noong May 2009. As recommended by the UN Special Rapporteur Philip Alston, karamihan dun sa kanyang mga recommendations ay hindi naman sinunod. At nagpatuloy ang vilification campaign ng AFP against NGOs and human rights defenders. There was no conviction of any perpetrator. Instead, many of them received promotions and accolades from the government. Next please. So sa apat na taon, mula ng first UPR sa Pilipinas, wala kami nakitang totoong pag-uplad or real improvement dun sa human rights situation sa ating bansa. The climate and the culture of impunity still reign, as what we can see with the cases of human rights violations that we have documented under the Noynoy Aquino administration. Next please. Among the 76 cases of extrajudicial killings under the Aquino presidency are the killings of Aklan Municipal Councilor Bayan and Bayan Muna Coordinator Fernando Baldomero, internationally renowned botanist Dr. Leonard Co., Italian missionary Father Fausto Tentorio, 7-year-old Sunshine Habines, Higaonon leader Jimmy Leguyon, and of late, ito lamang pong nakaraang linggo, ay ang pagpatay sa environmental activist. Mas isa dito ay si Margarito Cabal.
All of these cases remain pending either at the prosecutorial or court levels, while state security forces at yung mga masterminds ay hindi pa po nahuhuli o hindi pa nakukonvict. Ngayong araw po na ito, nabalitaan natin si Jario. Parang nakalabas na raw po ng bansa si Governor Joel Reyes at ang kanyang kapatid, no, na mga nakikitang mastermind sa pagpas lang sa broadcaster na si Jerry Ortega. At walang clue ang sabi ng PNP at ng AFP at ng gobyerno, wala silang clue kung nasaan ang mga high profile fugitives na ito, no, na nagsagawa ng pagpatay sa mga human rights defenders. As arbitrary arrests and filing of fabricated charges continue against innocent civilians, meron na pong, as of March 31, 363 political prisoners in detention. 94 sa kanila ay inaresto sa ilalim ng gobyerno ni Aquino. Nagpapatuloy po ang persecution and vilification of activist organizations. Ginagawa ito through trumped-up charges, use of media for military propaganda, military surveillance, at threats sa mga buhay ng mga idista at saka ng mga human rights defenders. Nagpapatuloy ang military combat operations ng AFP na maghasik ng takot, maghasik ng terror sa mga pesante at saka sa mga indigenous people's communities, resulting to more victims of threats, intimidation, harassment, discriminatory firing, and forcible evacuation. Itong mga operasyon pong ito ay kinakanda, most often in areas where there is active opposition against land grabbing, big corporate mining businesses, and other so-called development projects of the Aquino government and private corporations. Sumunod po na highlight ng reports ng Philippine UPR Watch on civil and political rights ay yung failure ng Aquino administration in rendering justice to victims and families of victims of human rights violations. So in his more than 1 year in office, and we would like to put this again and again in record, walang finalized ni isang kaso na ang gobyernong ito. Hindi nag-initiate ng filing ng kahit na kaso ang gobyerno ito sa mga even the most high profile and strongest cases of human rights violations under the former Arroyo government. Yung mga biktima at ang kanilang mga pamilya pa ang nagsimula talaga ng, at nagpatuloy ng pahibaka para sa justisya tulad ng ginawa ng Morong 43 ni Mrs. Edith Burgos, ng mga ina ni Charlene and Charlene Tadapan and Karen Empenio. Ito ang mga akbang na kontribusyon ng mga kaanak ng mga biktima at ng mga biktima mismo para wakasan ang impunity dito sa ating bansa. Panghuli po, maraming kahit sa international, sa United Nations level, yung mga hinabag na complaints natin on the killings of Eddie Gumanoy, Eden Marceliana, and Benjamin Hernandez, wala, kahit na po naglabas ang UN Human Rights Committee ng kanilang mga views, finding the Philippine government responsible or accountable for the killings and for the rights violations against this, specifically these three persons. Wala pa pong ginagawa ang administrasyon ni Noynoy. At in the case of the Benjamin Hernandez case, the military perpetrator was absolved and set free by the court. Correspondingly, wala pa rin in-extend na invitations sa mga UN special procedures and mandate holders who have requested to officially visit the Philippines. Lalong-lalo na, pag iniimbit, mukhang ang iniimbita lang po, ay yung mga maituturing na mga safe, no, to invite special procedures and special mandate holders. Yung mga bigatin, kumbaga, yung mga UN na special rapporteur on human rights defender, special rapporteur on promoting human rights while countering terrorism,
yung special rapporteur on extrajudicial killings. Paulit-ulit po silang nagpapadala ng request for visits dito sa ating bansa. Tulad nung ginawa ni Professor Philip Alston. Ngunit, hindi pa rin pinapapasok dito sa ating bansa para mag-conduct ng independent investigation. Most probably because they see the Alston report as something detrimental to the human rights record of the Philippines. At malaki po ang ipakita ng Alston report tungkol sa realities ng human rights situation sa ground. Ito po yung highlights lamang nung mga yung reports ng Philippine UPR Watch on civil and political rights. And we maintain that the previous statements of the AFP and the King administration on its supposed innocence sa mga human rights violations, lalo na nitong nakaraang apat na buwan, ay mga pawang kasinungalingan dahil dito sa mga tunay, katulad ng nasabi ni Father Rex Reyes, yung tunay na nangyayari sa ground, what are the realities na nangyayari sa ground tungkol sa karapatang pantao ng ating mga kababayan. Magandang umaga.